Sinuway ang batas para mapatakas ang kapo OFW sa Kuwait. Siya si Jelamar Fuentes, taxi driver, na may Facebook account na Dave. Nakaka-chat niya ang mga nagpapasaklolong domestic helper. Gaya ng isang OFW na humihingi ng tulong dahil di pinasasahod at minamaltrato umunod ng amo. Nakikiusap ang biktima na sunduin siya ni Fuentes. Pinaplano nila kung kailan isasagawa ang pagtakas, ang oras at kung anong araw susunduin ang nagpapasaklolong OFW. Ilang beses din silang nagtawagan. Ibinigay rin na OFW ang address niya kay Fuentes. Nakasaad din sa palitan nila na handa magbayad ang nagpapasaklolong OFW kay Fuentes. Isa lang ang OFW na yan sa mga kasambahay na tinulungan naman ni Fuentes. Pero labag ito sa batas ng Kuwait. Matatanda ang ginawa rin ito dati ng ating embahada roon na nagresulta sa gusot sa relasyon ng Pilipinas at Kuwait. Naayos ito sa isang Memorandum of Understanding. Nagtalagan ng 24/7 hotline ang Kuwait para sa mga nagpapasaklolong kasambahay na agad namang re-respondehan ang kanilang pulisya. Sa kabila niyan, hindi nagsisisi si Fuentes. Hinding-hindi talaga ako natatakot. Wala naman akong tinatago na illegal. Wala pang problema. Basta yung kababayan natin, natulungan ko lang. Sa ngayon, hawak na siya ng Office of the Domestic Welfare Affairs. Nagsumiti na siya ng affidavit. Mukhang ang sinal sa kanya is parang kidnapping. We will provide the legal assistance for him. Gumugulong na ang investigasyon. Para sa unang balita, Bam Alegre reporting.